Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating pagnonobena para sa ating mahal na Birheng Maria ng Buena Hora. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Busi ay nasa Kaldeya sa baybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang natanso sa sentro ng bagyong ito. May apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha. Andinig ko sa pagaspas na kanilang mga pakpak
parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang lumaragasa na isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad ng apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman, may nakapalibot na apoy na nakasisilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo na nasa taas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong kararanihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Puon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi sa lahat at sa langit at lupa't walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpawalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Tinawag ng Diyos upang magdingding na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo.
tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, marahil karamihan po sa atin ay alam ang kwento ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang kwento ni Jesus na parte ng kanyang tungkulin, parte ng kanyang misyon ay pumunta sa iba't ibang lugar at ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ni Jesus, sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa iba't ibang bayan na kanyang pinupuntahan, laging may habili ng Panginoon. Lagi niyang sinasabing, huwag niyong ipagsasabi ang inyong nakita. Huwag niyong ipagkakalat ang inyong nakita. Pero kahit ganun man ang pananalita ni Jesus, alam natin na kailanman si Jesus ay hindi nawalay sa Diyos Ama. At ano pong ibig sabihin ito? Sa mga oras ni Jesus, na si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, sumasalamin sa Kanya ang Diyos Ama. Sa mga pagkakataon na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapatawad ng mga kasalanan, bumubuhay ng mga patay, laging sumasalamin sa Kanya ang awa ng Diyos. Kaya marahil para sa mga alagad, nakita nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero tila sa ating unang parte ng Ebanghelyong ating napakinggan, tunay na isiniwalat ni Jesus sa kanila ang kanyang pagka-Diyos. At ano ang pagka-Diyos ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Pero sa bandang dulo nun, sabi sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nagdalamhati. Bakit? Marahil para sa kanila, ang Diyos ay hindi naman dapat nahihirapan. Ang Diyos ay makapangyarihan. At kung si Jesus, lagi niyang sinasalamin ang Diyos Ama, sa kanyang buhay, nangangahulugan na kaya niyang gawin ang lahat. Pero mga kapatid, tila may pinapaalala sa atin sa araw na ito. At ano pong ipinapaalala sa atin? Na ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang gawin din ang lahat, nangangahulugan na ang pagka-Diyos ni Jesus ay kaya niyang ibigay ang lahat. Ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang gawin ang lahat, ngunit ang tunay na pagka-Diyos ni Jesus ay yung kakayanan niyang ibigay ang lahat. At ano po ang ibinigay sa atin ni Jesus? Ang kanyang sariling buhay. Ano ang ibinigay ni Jesus?
nagsakripisyo siya para sa ating lahat dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang ibigay ang lahat, pinapaalala sa atin na ang kanyang pagka-Diyos ay kung ano ang kaya niyang ipagkaloob. At ano ang ipinagkaloob sa atin ni Jesus? Ang lahat-lahat, pati ang kanyang buhay. Kaya nga doon sa pangalawang parte ng ating ebanghelyo, ano yung panawagan sa atin ng Panginoon? Yung karanasan ni Pedro na kung saan tinanong siya ng maniningil ng buwis, kung sila ay nagbabayad ng buwis. At sinabi ng Panginoon sa bandang dulo, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka. At may pinagawa si Jesus sa kanila, at sa bandang dulo, pinagbayad ng buwis si Pedro. Anong kahulugan nito, mga kapatid? Na ang panawagan sa atin na tayo ay tinatawag din na maging mabuting mamamayan. Hindi lang mamamayan ng kalangitan, hindi lang mamamayan ng kaharian ng Diyos, kundi mamamayan, mabuting mamamayan ng sanlibutan. At ang mabuting mamamayan ng sanlibutan ay ang mga taong tunay na sumasalamin sa Diyos at kay Jesus. At kung tayo ay sumasalamin sa Diyos at kay Jesus, nangangahulugan na kailangan din nating magbigay. At sa pagbibigay, hindi lamang kung ano-ano lang yung dapat nating ipagkaloob, kagaya ni Jesus, ipagkaloob ang nararapat, ipagkaloob ang tama, ipagkaloob ang mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo na ang pagka-Diyos ni Jesus, bagamat kaya niyang ipagkaloob at ibigay ang lahat, ang kanyang pagka-Diyos ay ang pagbibigay niya ng buong sarili. At sa pagbibigay ng buong sarili, pinapaalalahanan din tayo na sa buhay natin, hindi lang tayo mamamayan ng kaharian ng Diyos, kundi tayong lahat ay mamamayan din sa lupang ito na handang salaminin ang pag-ibig ng Diyos, handang salaminin si Jesus sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan ng sandaigdigan. Ang ating panalangin, Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinakamahahalagang katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak.
tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat nagamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng Mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya talang gabay. Maria, ina ko, ako rin anak mo kay Kristo. Sabi
pagsaya. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa na Bernaryo sa karangalan po ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating po na 15 ng Agosto, sa ganap na 5 ng hapon, ay gaganapin po ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan po ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalon. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Banal na ina, Birheng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri
sa Panginoon at ang aking Espiritu ay nagkakalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang-alipin. Banal na ina, Birhen saktal ganda, Reina ng langit at lupa, panalangin mo kami.